morning, good morning, good morning, good morning, Philippine Island, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang, 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 magandang pinagpala at nag-uumapaw na biyaya mula sa ating Panginoon ang sumating lahat. At magandang umaga, man of God. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Bumati ka mula dyan sa Zambales. Yeah, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, mga kamanggagawa. At syempre po, sa lahat po ng mga manonood dito po sa ating morning coffee break. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Makakapiling po natin ngayong umaga ang ating pong bishop, ang ating pong chief admin ng ating pong DMAP and Global. At ngayon po makakasama po natin si Bishop Rose Gabanes. Bago po ang lahat ay binabati po natin from Region 1 to Barm Region, dyan po sa Mindanao. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At ngayon po ay mga nakatunghay na po ang ating mga kapatid, mga kamanggagawang pastor. At amin po itong pinapaalala sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ay gawain ng Panginoon. You can give your comments. You can give your assessment, your evaluation sa ating pong maririnig mula po sa bawat isa na ngayon po ay kapiling po natin. So, man of God, magandang umaga at isang pinagpalang grabing biyaya ng Diyos. Malamig man ang panahon, mainit naman ang ating pagmamahal sa Panginoon. Man of God. Praise God that tayo po'y nagagalak sapagkat ngayong araw na ito ay makakasama po natin si Bishop Rose. Alam ko na marami siyang ibabahagi sa ating mga kapatid. Amen. Upang magbigay po ng kalakasan at syempre po kagalakan na rin po na makasama po natin ang ating kapatid. At syempre sa panggalahatan ay masaya po tayo na nagsasama-sama po tayo ngayong araw na ito. Amen. So, purihin ng Panginoon. Pabatiin muna natin si Bishop Rose. Bishop Rose, batiin mo muna kami ng good morning, good morning, good morning. Wala kang sound, Bishop? Naka-mute ka? Bishop Rose, naka-mute ka? Ayan. Thank you. Good morning, good morning, and excellent morning po sa inyong lahat. Thank you so much, man of God, for inviting me to this segment. Praise. Excited ako. Ganun pala yun pagka ang man of God ang nag-invite sa woman of God. Cannot say no. Glory to God. Amen, amen. Mamaya si Bishop ay babalikan natin. At habang sa pagtalakay po natin ay ating pong makakapiling ang isa sa mga babae ng Diyos na sa kabila ng lahat, ng lahat, ng lahat, di mo siya kakitaan ng anumang panghihina at negatibong mga isipin at mga sasabihin dahil napakalaki po ng puso ng babaeng ito na talaga pong grabe ang encouragement na binibigay nito, especially sa akin, man of God. Kung makakasama mo lamang siya ng personal, you could see how big her heart for the Lord's glory and for the ministry of God. Grabe. At mamaya ay maririnig natin. But anyway, man of God, yung nakaraang Saturday ay papasalamat tayo sa lahat ng ating viewers, sa lahat po ng ating pong mga kapatid, mga kapastoran, na grabe po ang inyo pong malasakit sa inyo pong mga tupa, sa inyo pong mga ministry. Ay marami pong salamat sa inyo dahil alam nyo po, nagpapalakas po ang bawat isa sa bawat isa. At tayo naman po sa pangkalahat ay pinapalakas po ng ulo ng iglesia na walang iba kundi ang ating Panginoon. Man of God, ating pinag-usapan ang buhay ni Joseph nakaraan. How God trained Joseph and put in a prison cell just to one day to spare the lives of Jacob or yung angka ni Jacob o ang kanyang mga kapatid na tinatawag na Israel. So, laging yung proseso ay talagang hindi talaga natin pwedeng matahin, maliitin, o kaya naman ay baliwalain. Man of God? Totoo yan. Sapagkat alam natin na parang hindi natin naintindihan yung layunin ng ating Panginoon, lalo kapag tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok, sa umpisa ay napakalabo para bang
tayo ay nakakadama ng paggalungkot sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero later on, makikita natin na nandun pa lang kamay ng ating Panginoon. Amen. Sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. At makikita naman natin later kung gaano katapat at kabuti ng Panginoon. Correct. Kaya naman, katulad nung sinasabi mo, man of God, na hindi mo masasabing mabuti ang Panginoon kung hindi ka nakaranas ng kabiguan. Kung hindi ka nakaranas ng mga bagyo at unos, hindi Correct. Mo masasabing ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Kaya naman, yung mga pagsubok na yan ay bahagi talaga ng proseso ng ating Panginoon upang ihanda tayo sa mas malalaking programang inihanda po niya para sa ating lahat. At bagamat siyempre sa umpisa ay hindi maganda yung ating pagtanggap, pero Correct. Later on makikita naman natin na talagang ang kamay ng Panginoon ay bahagi doon sa pinagdadaanan po natin. Correct. At mas matamis ang tagumpay pag marami tayong pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Pero man of God, hindi talaga madali kapag ikaw ang nandoon sa proseso. Ano? Yung pagkakataon pa na madali tayong ma-inform sa karanasan ng marami. Madali tayong makabasa ng mga kasulatan o ng mga kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga personal na mga karanasan. Pero pag ikaw na yung personal na nandoon, nakapasok doon sa butas ng proseso ng Diyos, ang masasabi mo lamang ay, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. You every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness." Napakahalaga no yung awit na yan sa Lamentation. Bakit sa gitna ng mga verses ng Lamentation inilagay ang verses na yan, man of God? It's because sa gitna man ng ating pagdurusa at dalamhati, kalungkutan, pagtitiis, ay laging nandoon ang katapatan ng Diyos. Hindi nagbabago. Ito'y sariwa tuwing umaga. So buksan po natin muna ang ating Biblia dito po sa kasaysayan ni Joseph. After for 13 years, and ito ka, here comes Joseph, make known himself to his brethren. Dito sa Genesis chapter 45 verse 1, Tagalogin po natin, nang magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya at sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap," at walang taong tumayo na kasama niya, samantalang si Jose ay napakikilala sa kanyang mga kapatid. At siya ay umiyak ng malakas at narinig ng mga Epsyo at narinig ng sangbahayan ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y si Jose. Buhay pa ba ang aking ama?" At ang kanyang mga kapatid ay hindi mga kasagot sa kanya sapagkat sila nagulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin, sinasamo ko sa inyo." At sila lumapit at kanyang sinabi, "Ako si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Sapagkat may 2 taon nang ang gagutom ay nasa lupain at may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang panatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito kundi ang Diyos. At kanya akong ginawang ama kay Paraon at Panginoon sa buong niyang bahay na tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo at pumaroon kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose, ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto, pumarito ka sa akin, huwag kang magluwat. Ito yung chapter, man of God, one of the most emotional chapter ng Genesis as far as Joseph's life is concerned.
Sabi niya yung word na binanggit niya, hindi kayo ang nagsugo sa akin, kundi ang Diyos. Pinauna ako ng Diyos sa inyo, hindi upang kayo ay mamatay o magmatay sa gutom, kundi upang kayo ay mailigtas at maging unahan ng mga lahi sa buong mundo. Manugat, alam nyo, alam mo ba na habang nababasa ko ito every time, I am crying. Kasi hindi ito naglalayo sa buhay ng mga pastor, sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, sa buhay ng mga naglilingkod at mga maglilingkod pa. The process of God is not easy. Talagang butas talaga ng proseso. Ito ang pinakamabigat sa lahat. Hindi mabigat na ikaw ay dumaan sa kamay ng mga pagsubok. Hindi mabigat ang buhay kapag ikaw ay dumaan sa kamay ng demonyo. Hindi mabigat ang pagsubok kapag ikaw ay dumaan sa kamay ng tao. Pero kapag ikaw na ang dumadaan sa kamay ng Diyos, ito na ang pinakamatindi. Ito na ang pinakamabigat. Na hindi ibig sabihin ikaw ay inaalisan ng Panginoon ng karapatan upang mabuhay ng masaya, kundi binibigyan ka ng pagkakataon upang sa unahan mo ay mapunta ka doon upang ikaw ay magamit ng Diyos sa paglingon mo sa likuran na may mga taong umaasa sa iyo sa ganitong pagkakataon. Man of God. Tama yung sabi mo. Actually, ako din pagka binabasa yung account na yan, talagang hindi ko mapigil din sarili ko talagang magbuntong hininga. Amen. Dahil sa tindi ng emosyon na makikita natin dito sa larawang ito. Dahil kung imagine mo, man of God, it was already 22 years na si Joseph ay hiwalay sa kanyang pamilya. And this was the very first time na si Joseph ay magpakita para sa kanyang mga kapatid. And kung babalikan mo itong senaryo na ito, ay napakataas ang emosyon kasi halos hindi na mapigil ni Joseph ang kanyang sarili. Kaya pinalis na niya ang kanyang mga servants. At yun na nga, talagang sa lakas ng kanyang iyak, narinig din ng lahat ng mga taga-Ehipsyo, yung mga pinuno sa palasyo. Correct. Yung pagtangis nito, yung pag-iyak nito ni Joseph. At ito yung isang pinakamatinding moment nung nagpakilala si Joseph. Imagine mo, man of God, nung nagsalita pa lang si Diyos, ako si Jose, sabi niyang ganyan. So kung ikaw yung nasa ganung kalagayan, at alam mo yung taong nagpapakilala sa iyo, yung taong ginawan mo ng hindi maganda at masama sa panahon. Palagay ko talagang magugulantang ka talaga sa kanyang presensya. Oo. Marahil yung magkakapatid na yun, man of God, kung imagine mo ay hindi nila malaman ang kanilang gagawin kasi sa harapan nila, nagpakilala na si Joseph. Ako Oo. Si Jose. Ang inyong ipinagbili sa Ehipsyo. Grabe yung word na yung God. Yung ako ang Grabe. Si Jose na inyong ipinagbili. Grabing betrayed, denied, rejected, despised. Grabe. Praise Totoo the yan. At yung praise, yung ako si Jose, I believe na talagang tumusok ito sa puso ng mga magkakapatid at naalala nila doon sa panahon kung saan ay pinagtangkaan nilang patayin yung kanilang kapatid. Sumariwa sa isip nila yung ginawa nila sa kanilang kapatid. May pagkahalong takot, pangamba nung nagpapakilala na si Jose sa kanila. Amen. And I believe na siyempre nalibago talaga o nagulantang talaga sila sa kanilang narinig sa harap mismo nila. At sabi nga ng Bible, hindi sila nakasagot. Amen. Speechless sila, man of God. Mm-mm. At isang bagay doon, man of God, yung nakita ko, they were terrified. Takot na takot. Hindi lang sila takot, takot na takot. At talagang nagulantang sila sa kanilang narinig mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Egypt sa ilalim ng pamamahala ng paraon na nagsalita, ang kanyang salita ay batas. Kaya mapapansin mo, talagang they were terrified at talagang sobra.
Man of God, gusto nating bigyan ng kaunting pagkakataon ang ating pong guest na ipapakilala po natin. Siya po ang ating pong kamanggagawang anak ng Diyos at talaga namang I have seen her her life in a couple of weeks. Nakasama ko siya at kasama ko lagi at kasama ko dito sa DMAP at sa Global Ministers. Nakita ko yung kanyang tibay, tatag. Kaya hindi ko nga mapansin na hindi siya namamayat eh. Yung grabing tindi ng kanyang excellence ng kanyang pananampalataya. Hindi mo mapansin na nabibigatan. At ipakilala po natin ang ating pong Chief Administrator ng DMAP at ng Global sa buhay po ni Bishop Rose Gabanes. Excellent morning once again para sa inyo. Salamat, man of God, for this good opportunity. Good morning, Bishop. Hallelujah. Wow. Habang naririnig ko yung story ni Joseph, sabi ko, pag doon, salamat po. Dahil pinaranas mo sa amin yung dreams mo na maging kabahagi kami para sa ministeryo na to. Sabi nga po ni Pastor Rudy kanina, hindi niya nakitang namamayat ako kasi nakikita niya ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. So, kanina po habang naririnig ko ang ating mga men of God, I was vividly remembered na and imagine as well, ano naman kaya yung posisyon ng mga kapatid ni Joseph? Ano kaya nararamdaman nila nung after so many years na hindi nila nakita yung kapatid nila and then kaharap nila ngayon yung kapatid nila at nagsasabing ako yung kapatid nyo na itinetuanin nyo, na you betrayed me among others. Di ba ba? Parang ano kaya inaramdaman nila? And sa nangyayari sa buhay natin bilang mananampalataya, na minsan nawala tayo sa Panginoon. Minsan, nakalimutan natin na may Diyos pala na hindi tayo iniiwan. Correct. Minsan, akala natin na kaya natin ang lahat ng pagsubok sa buhay. But in the end, aharap tayo sa Panginoon at isusuko natin ang buhay natin. Katulad ng mga kapatid ni Joseph, nagkaroon din ng reverence, no? Na pagpapakumbaba. Amen. Allow me to say it in a Tagalog. No reverence with Joseph at nagkaroon ng reconciliation. I believe so, na sa nangyayari sa buhay natin ngayon, there will be a great revelations of God, not only Amen. In ourselves, but all throughout the world, especially sa mga kapwa natin Pilipinong mananampalataya at sa bansa natin, that there will be a great reconciliation of relationship na yung brokenness mabubuo siya as a whole because of the love of God. So ganun din po yung kay Joseph at sa mga kapatid niya, patuloy na mananaig ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. No matter what happened, just keep on talking about your dreams because your dreams is God's dreams. Amen. Wow. Napaganda po ng word ni Bishop. Our dream is God's dream. Kaya nga, sabi niya, specifically, Joseph told to his brothers that it is not you who sold me or who sent me, but it is God who sent me and gave this opportunity to lead you into life, into this life. Because dalawang taon na nakaraan, tapos na ang dalawang taon na tagutom at mayroon pang lima. So, could you imagine the preservation of God's plan in behalf of one life na nahubog, na-train, binasag, dinurog, at talagang dumaan doon sa proseso ng kamay ng Diyos? One of the difficult moment of time when you are in the process of God, when you are in the hands of God, and you must pass every process and test of God because God has a plan ahead of you na hindi mo pa naiintindihan, hindi mo pa nauunawaan. And God said to his word, I know the plan I have for you, says the Lord. The plans to give you a hope in a future. Kaya lang yung kapag ikaw na yung taong gagamitin ng Diyos upang yung plano na yun ay mangyari, hindi ito madali para sa atin. Because God will allow us to go
into the process of dealings, breakings, brokenness. At syempre, yung alone. You will become alone. You are rejected by your brothers, your sisters. Tingin nila sa iyo ngayon parang, you are not right. Kami ang tama, ikaw mali. So, maraming pagkataong ganun, man of God. A woman of God. Pastor Fred, pakidugtungan mo nga yung sinasabi ko. Gusto ko na susugan, no, man of God, yung sinasabi ni Bishop Rose. No? Saka, ganun din yung sa'yo, no? Lahat naman ng mga lingkod ng Panginoon ay talagang dumadaan sa proseso ng Panginoon. Sapagkat hindi naman talaga tayo sanay dito sa mundo kung saan dinala tayo ng ating Panginoon. Sanay tayo sa mundo ng sanlibutan. Alam natin kung ano yung mga ways of this world. At kapag dumaan na tayo doon sa proseso ng Panginoon, naninibago talaga tayo. At minsan para bang nasasabi natin na bakit nga ba ito ay nangyayari? Bakit ako pa Lord? Bakit nangyari ito sa buhay ko? Pero alam natin na hindi talaga tayo makatatanggi doon sa paraan ng Panginoong hubugin tayo upang alisin tayo doon sa mundo ng laman at magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. So, malipin natin pag-usapan ang buhay ni Joseph at alam natin na maaring kung sa panahon natin iyon, baka kung tayong nasa kanyang posisyon, baka talagang mahirapan talaga tayo. Hindi natin kakayanin yun, Manong God. Ayon sa galaw ng ating Panginoon. Hindi natin kakayanin yun. Hindi natin kakayanin. Kasi imagine mo, favorite son siya. Tapos siya pa yung paborito ng kanyang nanay, ng kanyang tatay. Amen. Dahil nga siya yung anak sa kanyang pinakamamahal na asawang si Rachel. Tapos at the age of 17, man of God, ay doon niya naranasan ito. Napakabata pa. Very, very young. Kumbaga ang kanyang mundo ay mundo kung saan ay punong-puno ng pagmamahal, no? Yung security ng kanyang pamilya, yung pagmamahal ng kanyang pamilya, makikita talaga natin na napakapalad niya bilang isang tao. So, yun. Amen. Papasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nakita natin talaga na sa kanyang buhay ay naging larawan talaga ng isang lingkod ng Panginoon na nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Bagamat napakahirap, pero dahil sa sinamahan siya ng Panginoon at ang Diyos ay naging sentro ng kanyang buhay, ay nagawa po niyang magtagumpay. Correct. Sa lahat ng pinagdaanan niya. Kaya makikita mo yung maging yung affirmation ng kanyang amo na si Potiphar, na nakita mismo ng kanyang boss na si Potiphar na ang Panginoon ay sumakay Joseph. The Lord was with Joseph sa Genesis chapter 39 verse 2. At pinagpala ng Diyos ang lahat ng kanyang mga ginagawa. Pati ang mga ari-arian ni Potiphar dahil kay Joseph. Imagine mo boss, no, yung isang servant, no, yung ginamit ng Panginoon para i-bless ang isang boss. Baliktad to. Di ba? Alam naman natin na yung mga empleyado, yun ang tumatanggap ng pabor mula sa kanyang amo. Pero baliktad to kasi dahil kasama ni Joseph ang Panginoon, pinagpala ng Diyos si Potiphar at ang kanyang buong sambahayan, pati ang kanyang mga ari-arian. At yun ay napansin ni Potiphar mismo. Nakita niya na kamay ng Diyos na sinamahan ng Panginoon talaga si Joseph. Amen. Kaya naman, exemplary yung testimony na ito sa kabila ng disconnection na ito sa kanyang pamilya. He was able to overcome his pain, his struggle, and emerged victorious dun sa panahon na talagang grabe ang pagsubok sa kanyang buhay. Kaya alam ko na si Bishop Rose ay dumaan din sa matinding pagsubok. Lahat tayo, man of God, ikaw nung... Man of God, hindi lang siya dumaan. Panganay mong anak. Man of God, hindi lang siya dumaan. Dumadaan pa siya. Bishop Rose, sa mga... Lahat pero, naman tayo, man of God. Pero malapit na siyang magpakilala sa kanyang mga kapatid. I am your sister whom you are rejected. Okay, Bishop. Praise the Lord. Hallelujah. Dumadaan, dinadaanan, at dadaanan natin ang marami pa for us to be able to shout it, we are more than a conqueror.
So, today nga po, napakaganda. No? Sabi nga po, God's talking about our dreams. Yung dreams ng Panginoon natin na non-stop. That doesn't matter na bagyong-bagyo na yung buhay mo, ang mananampalataya. You know, let's put it this way. All over the world, ang mga Pilipino, sinabi nilang number one in smiling. Bakit? Kasi pag may bagyo, pag may mga disaster dito sa bansa natin, pag dumaan yung camera, everybody say hi! Di ba ba? Nage-hello at naka-smile sila. So, pagdating naman po sa pananampalataya to compare with Joseph's life, siguro, can you imagine habang dumadaan at dinadaanan ni Joseph yung ganung sitwasyon, ano kaya yung facial reaction ni Joseph? Hindi ko maiisip na nakasimangot din siya. Hindi ko maiisip na nagagalit siya. Hindi ko maiisip anything negative to Joseph. But rather, I saw it the very brave, courageous, and stand still kasi he knows that may Diyos. No, hindi siya iniiwan ng Diyos. And you just, ang ginawa lang ni Joseph is just focus on sa mission na pinagagawa ng Diyos sa kanya. Tayo rin po, kahit anong nangyayari sa buhay natin, kahit na maraming trials, betrayals, hatred, di ba ba, nararanasan natin yan, we still manage to preach the Word of God, share the Word of God because of the Holy Spirit and the angels that God entails to us na babantayan tayo para hindi tayo mawawala sa alignment ng mission na pinagagawa ng Diyos sa atin. You just, maybe just like Joseph the dreamer, he just focus on to the mission that God entails sa kanya. And so we are. Ganon din po tayo kahit anong nangyayari. Always remember that we're living not by sight, but by faith. Kaya yun lang po ang lagi nating, ako po, laging sinasabi ko sa Panginoon na salamat for this opportunity, for the air that I breathe for today is enough for me to give Amen. Thanks to God and focus on sa mission na pinagagawa niya for a day. Amen. Salamat, man of God. Isang araw, we will be known by our brothers and sisters in the flesh that we were chosen by God in a special way. Kaya nga lang, tulad ng ating pinag-uusapan, hindi talaga ito madali para sa atin. In fact, Joseph was a man of sorrow during this time of transition. He is a man of joy, he is a man of gladness, despite of all the fact that wala naman siyang kakilala dun sa Egypt eh. Kasama siya ng mga bilanggo, ng mga mababagsik na mga kriminal. But sabi ng Bible, everything Joseph did, God was with him. So, kahit tayo ay nasa isang panahon na parang tingin natin parang ang dilim ng ating nilalakbay bilang pastor, ikaw ay nandoon sa kalagayang iimbarguhin na yung church mo, di ka makapagbayad, yung mga anak mo hindi makapag-aral, wala kayong matirahan ng bahay, and nobody gave you a hand to help you in a way na talagang, and God allowed it. It is the Lord who hold those blessings, those favor from you because you are in the transition period of God. Dahil kung naalala ko nga yung sinasabi, paano nga ba malalaman kung anong pinag-uusapan ng mga langgam? Kailangan daw, para malaman mo, hindi mo kailangan kumuha ng microphone at ilagay sa bibig ng langgam. Kailangan gawin mo ay magsalanggam ka. Maging langgam ka muna para maunawaan mo ang kanilang pag-uusap. Ganun din sa principle bilang isang lingkod ng Diyos. How can a man and a woman to be called man and woman of God when they passed the process of God in His hand and they were called by God for a specific anointing? Doon sa specific anointing, doon nilalagay ng Panginoon ang malalim na passion, malalim na napahid ng Diyos. At dahil sa anointing na nandoon nakapaloob sa iyong pagkatao, ito ang iyong extraordinary strength. Your inner man become powerful because of such anointing na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, Jesus was full and filled with the Holy Spirit
And he was brought by the enemy, by the devil, in the desert to be tempted 40 days and 40 nights. Could you imagine, kung walang anointing, kung walang pahid ng Ama, ang Panginoon by that time, gi-give up siya. Kaya nga ang sabi ng Bible, after 40 days and 40 nights had passed, Jesus overcame the testing of the enemy. So, inilalaan tayo ng Diyos hindi lamang sa test, hindi lamang sa future, nilalaan tayo ng Diyos para sa mga taong minsan ay iniwanan muna natin pansamantala. We have just leave them for a moment para ayusin ng Diyos yung ating sarili at ilagay tayo sa unahan upang pangunahan ang kawan ng ating Panginoon. Man of God, alam mo, itong bagay na ito na gaya nito sa atin sa Revival of Worship Philippines Worldwide, yung ating mga revival conference, yung ating mga gawain, mga guesting natin sa iba't ibang mga churches, naging pagpapala tayo, hindi dahil kaya natin yon, kundi dahil dumaan tayo sa kamay ng Diyos, katulad ng buhay ni Joseph. Naalala ko nga yung pagkatapos ng lahat, maaring sabihin siguro, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Pagkatapos ng lahat, saan mo siya maaawit na rin? Pero sa panahon na ikaw ay nandoon sa matinding desperation, sa matinding alone with God, ay hindi po ito madali. So, mga kapatid, ini-encourage namin kayo na magbigay kayo ng comments, magbigay kayo ng assessment and evaluation. How the Lord mold you in a way, in a very special way. At ngayon, nilagay ka ng Panginoon dyan sa isang leadership na ngayon ay ginagamit ka ng Panginoon and you enjoy the leadership. So, man of God, bago natin pakinggan ng ibang mga comment ng ating mga kapatid, Pastor Fred. Yes, gusto ko lang ibasahin itong isang comment po ng ating kapatid na pastor dyan sa may Pangasinan, Pastor Rene Hinakay. Sabi niya ganyan, trials and rejection is the back door of our throne room. So, tama po yan. Kaya naman yung mas matitindi ang pinagdadaanan na proseso ng ating Panginoon ay mas matindi rin yung inilaan ng Panginoon. Correct. Na tungkulin at pahit upang ito'y magampanan para sa karangalan din ng kanyang pangalan. Correct, correct. So, habang binabalikan mo yung mga scenario na yung man of God, nakikita ko rin yung contribution ng, siyempre, yung magulang ni mismo ni Joseph, no, sa kanyang kabataan, kung papanong si Joseph ay nilapit talaga niya sa Panginoon. Kasi hindi magiging ganun yung foundation ng bata kung hindi siya naihanda ng kanyang mga magulang at age of 17, ay nadaanan niya yung pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. At umpisa na yun, man of God, kasi umabot ito ng 13 years of brokenness, 13 years of building, no, sa kanyang character breakings bilang isang lingkod ng Panginoon. Oo. So, nakita ko yun, yung contribution ng kanyang mga magulang. Itong scenario na ito ay malimit din nating naranasan din sa ating mga sariling anak at pamilya, na yung kilos ng Panginoon sa atin ay ibinabahagi natin sa ating mga anak. Correct. So yung magulang, no, si Rachel, no, si especially si Jacob during that time, na yung mga bagay na mga pangako ng Panginoon sa kanya, sa kanyang lahi, kay Abraham, Isaac, at sa maging sa kanya, ay sigurado ako na ito po ay naibabahagi ni Jacob sa kay Joseph kung ano yung plano ng Panginoon, yung lupang pangako na inihanda ng Panginoon. So, that's why at the very young age, no, yung faith ay na-develop na sa buhay ni Joseph. Tama. Kaya naman, nung dumaan na siya sa matinding pagsubok at proseso ng kanyang buhay, he was able to overcome yung mga yung mga weakness na yon. At nakita niya talagang sinamahan siya ng Panginoon.
at going back doon sa pangako ng Panginoon sa Genesis chapter 12 verse 2 kay Abraham that I will bless you and will make your name famous. Kaya makita mo si Joseph, bagamat siya'y nagpahayag na I am Joseph. So, it was a time na kung saan pinupulfill ng Panginoon yung pangako ng Diyos din kay Abraham na ipakikilala kita. So, nung nagpakilala si Joseph na ganito na, ito na ako si Joseph, pero yun ay hindi para magmalaki, kundi para ipakita sa kanila na ang Diyos ang nagtala kay Joseph doon sa senaryo na yun. Doon sa posisyon na yun, doon sa pagkakataon. Amen. Kaya you mean it for evil, sabi niya sa kanyang mga kapatid, but God turned it for good. It for good. Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, betrayal man yan sa ating mga kapwa, manggagawa. So it's part of the process that God has ordained for us to really undergo upang later on ang pangalan ng Panginoon ay maluluwalhati at magagampanan natin yung pinagagawa ng Panginoon. So si Bishop Rose ay napakalaki ang inihanda ng Panginoon sa kanya. Ay, so sobra. That's why grabe din yung prosesong dinaanan niya at pinagdadaanan pa ngayon. At hindi kay man of God, no? Man of God hindi lang you yan. You could just imagine na ikaw ay binigyan ng anak, di ba? Tapos suddenly ay kinuha din ng Panginoon the age of 1.5 years old. Pero hindi ganun kadali yung pinagdaanan. So malulupit talaga dahil malupit ang plano ng Panginoon sa atin. Amen. At lalo tigit sa ating bansa. Amen. Amen. Kaya nga, yun yung magandang kwan, ano. Sabi rito ni Bishop Tom Parr, ang ating CEO, oy, Joseph, yeah, stand morning, righteousness Tom. In the midst of trials. We fellow God's people be strong in the knowledge of God. He's our strong tower. Good morning po. So yan yung ating CEO ng ating global. Good morning, man of God. At balikan natin, ano, si Joseph. Di ba naalala nyo yung time of transition when his brother ay nag-aani ng mga trigo doon sa bukid? Dumating siya, tuwan-tuwa. Ah, grabe. Kasi may suot siya na special dress, ornamented by special ornaments na ginawa mismo ng kanyang ama. Yung hinabi ng kanyang ama. Doon nagsimula na nakita ng mga kapatid, lumitaw na sa kanila ang grabing inggit. Lumitaw sa kanila ang grabing jealousy, lumitaw sa kanila ang grabing discouragement because paborito, kaya itong favoritism sa pamilya, wala talagang naitutulong to eh. Yung favoritism, walang maitutulong talaga yan, sisirain yan ang pamilya. Balik tayo, ano? And doon nagsimula ang matinding dilubyo ni Joseph. Hindi pa kasi panahon, hindi pa siya dumadaan sa training, sa dealing, sa breaking, sa testing at sa process ni Lord, kaya hindi pa siya karapat-dapat magsuot ng ornamented dress. Kapag ikaw ay nagsusuot ng isang bagay na hindi ka pa bagay at hindi mo pa pinapasahan ang mga bagay na gusto ng Diyos na iyong daanan, tatanggalin yan sa iyo ng marami. Marami ang hahawak dyan at wawasakin yan o kaya huhubarin yan. Tatanggalin yan. Pahihintulutan ng Diyos yan para alisin sa iyo at hubarin dahil you have not yet passed the test of God. But when the time comes, when Joseph was standing before them, even one of his brother never touched even the garment of Joseph. Because he passed all the testing, all the breakings and the dealings of God, Joseph passed all the test. At nung siya ay nakatugma ng magsuot, walang sinuman, walang tao na maaaring magtanggal o humawak ng kanyang damit nang hindi niya pahihintulutan. Ang principle po dyan ay ang anointing. Once God clothed you with the anointing of God, no one can touch you. No one can ridicule you, no one can destroy you because the anointing of God covering you in a way that you are protected by God's presence. Bishop Rose, bigyan mo nga ng kaunting kadugtong itong ating pinag-uusapang with regard kay Joseph. Praise the Lord. Hallelujah. You know, habang it's something God is telling to us right now that the life of Joseph is really the role model na dapat natin gawin, no? At God, dadaanan talaga natin. In Isaiah chapter 43, this is the assurance of God. Chapter 43, verse 2, and you pass through the waters. Amen. I will be with you,
and through the rivers. They will not overwhelm you. When you walk through the fire, you will not be burned or scorched, nor will the flame kindled upon you. Verse 4, because you are precious in my sight and honored, and because I love you, I will give men in return for you and peoples in exchange for your life. Pag tinignan po natin to, Lord, this is the assurance. It is not a promise na, but it is assurance sa pinagkaloob sa atin. Katulad kay Joseph. Oo. Na kahit na anong dadaanan at dinaanan at marami pang dadaanan ni Joseph, God gave me the assurance. Wow. Ito yung ibinibigay ko sa'yo. This is your foundation. When you pass through the waters, I will be with you. Correct. What a word of God. And through the rivers, they will not overwhelm you. Na kahit anong nangyari kay Joseph, no? Hindi siya na-overwhelm the strategy ng kalaban. Hindi siya na-overwhelm kung anong ginagawa ng devil na using his siblings. No, pero ang pinangawakan niya, when you walk through fire, you will not burn. No, yung mga testimonya natin is a kind of test for you to be able to stand still and rooted to the Word of God. Ito yung hahawakan talaga natin. Bakit? Sabi sa verse 4, hallelujah, because you are what? You are precious in my sight and honored. Nakita po natin yung comma na pina-emphasize ng Diyos sa atin. We are so, sabi nga po kanina ni Pastor Rudy, we are favorite of God. Sometimes nagiging problema to in a carnal world kasi pag naging favoritism o favorite ka ng pamilya, nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon ng hatred among others. But right, the assurance of God, pinakamatibay, because you are precious in my sight and honored, and because what? I love you. When I'm reading this one, na sinabing I love you, thank you Lord that you love me, despite and despite. Oh, ito yung naging assurance ni Joseph na mahal siya ng Diyos. At ito yung magiging assurance natin bilang mananampalataya at sa lahat ng nanonood ngayon, God loves you. Kaya pag sinabi natin, God bless you, I receive it and I say amen. Amen. So, I love you, Lord. Thank you so much. Di ba ba? And let me continue. I will give men in return for you and people in exchange for your life. Meaning the blessing, the overflowing blessing. Despite and in spite of, we can shout, hallelujah, we are more than a conqueror. Hallelujah, I am the head and not the tail. Hallelujah, I am bold and courageous to share the word of God na hindi ako mahihiya dahil pinagkatiwalaan ako ng Panginoong Heso Kristo dahil mahal niya ako. In His eyes, I am so precious because He loves us. So ganun din po ang naging lakarin ni Joseph sa lakarin natin ngayon. It's not that easy. Talagang it's not that easy. It's tough. Pero sabi nga, para manalo ka sa isang palaro or games, for you to be able to win the game, you need to run the race with full of grace together with God. Amen. Thank you, man of God. Ma'am. Wow. Praise the Lord. Alam nyo mga kapatid, yung woman of God na yan, mataas man ang kanyang boses, hindi siya galit, ano? Kasi... Grabe ang fire, ha? Grabe. Pag nandiyan na yung fire, eh, yung kanyang pitch, eh, dati malumanay lang si start niya, eh. Low starter, parang diesel, man of God. Parang diesel. Low starter. But strong and grabe, overflowing finisher. Na, yan, ganyan si Bishop Rose. At we are very thankful we met this woman of God. At patuloy nating talakayin buhay ni Joseph, ano. Alam niyo, isa sa mga modelo na binigay ni Lord sa akin ay ang buhay ni Joseph. When I was passing through the test for 10 years, man of God, I passed through the test of God, the transition. Ang tawag ko nga diyan is transition period, 10 years bago niya ako ipakilala sa body of Christ, bago makita ang Revival of Worship Philippines worldwide. Kailangan ihanda ka ng Panginoon para hindi ka magkalat. Hindi ka magyabang, hindi ka maghambog, hindi lumaki ang ulo mo, hindi ka maging self-centered, kundi Christ-centered lagi, na yung anointing ang makikita sa iyo, hindi yung sarili mo. That's why God is allowing such trials and testing para pagdating ng panahon, mag-glorify si Lord.
Mag-glorify si Lord, hindi ang ministry mo, hindi ang sarili mo, hindi ang pangalan mo. Si Lord, the greatest fulfillment and achievements of a man and a woman of God when he stand before the pulpit and the name of the Lord was glorified. That is the greatest achievements of a man and a woman of God. And bago mangyari yan, man of God, woman of God, bago mangyari yan, dadaan ka sa matinding test ng Panginoon. Kailan nalaman ng mga tao na hindi nasusunog sa apoy si Shadrach, Meshach, and Abednego when they were in the midst of the fiery furnace? Kailan nalaman nila na yung ngipin o yung panga ng leon ay hindi kumakagat sa mga lingkod ng Diyos nung sila ay ilagay sa balon ng leon? Masasabi mo lamang natapat ang Diyos kapag dumating ang panahong walang-wala ka na. Saka mo lang malalaman na ikaw ay malakas kapag dumating ang panahong hinang-hina ka na at gusto mo nang mag-give up. Doon mo lamang malalaman na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. If nobody seems for you, nobody cares for you, nobody loves you, magbabanggit mo, masasabi mong God is a God of love. Amen. Hindi mo kailangang sabihin sa iba kung anong nararamdaman mo sa ngayon, Joseph. Dahil may panahon ng pagsasalita at may panahon ng pananahimik. Itong mga panahong itong tinatakda ng Diyos ay kanyang inilagay sa takdang panahon na tanging siya lang nakakaalam kung kailan bubuksan ang bintana ng daong ng kapahayagan ng Diyos. Hindi pwedeng pilitin ni Noah na buksan ang pintuan ng daong because it is God who shut the door ng daong. Ganun din sa buhay natin. Maaring sa ngayon ay grabe ang ridicule sa iyo, nilalait ka, minumura ka, binababa ka, talagang kumbaga sa salitang kanto, inginungudngod ang iyong nguso sa lupa. Okay lang yan. Darating at darating panahon, God will lift you up in a way that the name of the Lord will be glorified in your life. I tell you, my fellow servants of God, hindi mo kailangang ipahayag at sabihin sa kanino man kung anong nararamdaman mo ngayon. Dahil isang araw, yung nararamdaman mo ay isang hagdanan ng tagumpay. Naaapakan mo na lang at ngingitian. Sa ngayon, oo, may luha. Bawat baitang ng ating tagumpay, bawat baitang ng ating kabiguan ay baitang sa tagumpay natin sa hinaharap. Hindi yan madali. Inilalagak ng Diyos yan sa ating harapan upang ating lakaran. Pero ang kapalit niyan ay buhay natin at pagkatao. Upang sa ganung paraan, hindi ka mahayag, hindi pangalan mo ang siyang makita. Ang pangalan ng Panginoong Yesus at ang pakikipisa ng Espiritu Santo sa buhay mo. Mga lingkod ng Diyos, kung ikaw ay dumadaan sa ganung sitwasyon, I tell you, rejoice and be glad inside of you. Oo, sa harap, kabi-kabila ang pressure. Naalala ko nga yung when they were in the midst of Galilee and the storm began to strike yung bangka ng mga alagad, nandun si Lord sa ilalim. At tahimik ang Panginoon, payapa ang Panginoon, despite of all the fact na napakagulo sa paligid. And one of the disciples said, Lord, don't you care that we are drowning? Why are you still sleeping? Ang gustong sabihin ng Panginoon, huwag nyo na akong tawagin. Kaya nyo na yan. I've given you the power to strike even the serpents and no one shall hurt you. Minsan, asang-asa tayo kay Lord. Lagi na lamang kay Lord na alam naman ng Panginoon. Ay, hindi po ako galit. Na alam naman ng Panginoon na kaya mo yan. Minsan, iniaasa lang natin kay Lord lagi. Minsan, pag naman tayo nagkamali, sinisisi natin si Satan. Hindi yan ang totoong anak ng Diyos. Hindi ganyan ang mga lingkod ng Diyos. And God allowed it to happen. Jesus allowed it to happen so that the disciples might execute their faith and command the waves and even the storm to stop. Minsan, inaallow ni Lord yan para magamit na natin
yung authority binigay ng Panginoon sa atin in His perfect time. Mga kapatid, napakaganda nito, itong buhay ni Joseph. God allowed Joseph to put in the very furnace so that people knew na mayroong Diyos na sumama sa kanya sa gitna ng apoy. Man of God, na mesmerize ako doon sa kapahayagan ng Panginoon sa ipinapahayag mo, man of God. Glory at lalong nag-glorify ang pangalan ng Panginoon kapag tayo po ay lumalaban sa pananampalataya. Amen. So, kung bakit may mga bagay na pinagdadaanan o pinapayagan ng Diyos na dumaan talaga tayo for us to exercise our faith. So, tama po yan. We need to fight the good fight of faith. Kasi minsan ay pinababayaan na lang natin sitwasyon sa buhay natin, na gupuin tayo at hinahayaan na lang natin na talagang ihambalos tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. Amen. Marin in fact ay binigyan tayo ng pamamahala ng Panginoon upang pamahalaan ang mundong ito na mayroong pananampalataya. Amen. Kaya lahat ng ito ay katulad ni Joseph ay hindi po dumating sa tagumpay dahil lang sa mga bagay na sa kakayanan ni Joseph, kundi dahil sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. So I believe na yung faith na yon ay siyang umangat sa kanyang kalagayan at sa kanyang katayuan bilang isang alipin lamang, pero siya po ay binigyan ng tagumpay ng Panginoon at sinamahan ng Diyos. Kaya naman napansin ito ng kanyang boss at kanyang amo at siya po'y ginawang tagapangasiwa ng lahat ng mga alipin. And later on, dahil doon sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, ay yung kanyang kalagayan na yun bilang steward ng lahat ng mga servants ay inangat pa, na kung saan ang kanyang sambahayan ni Potiphar at maging ang kanyang mga ari-arian ay ipinagkatiwala niya kay Joseph. So, makikita niyo po na how Joseph grow in the wisdom of the Lord. Not Amen. Because he grow as a person, no, o lumalaki siya bilang isang kabataang lalaki, pero makita natin na dahil sa kanyang pananampalataya ay lalo siyang umunlad at lumago, lalong nagkaroon siya ng karunungan at siya'y tinuturuan ng ating Panginoon. Kasi kung babalikan niyo po at age of 17, ay tingin ko hindi na po nakapag-aral yan ng maayos. Wala pong formal education yan. Correct. But he learned the ways of God. Oo. Sa panahon ng matinding pagsubok, sa panahon na kung saan pinayagan ng Diyos na dumaan siya sa ganung proseso, doon niya nakita na ang Panginoon ay may kakayanang pagpalain siya at bigyan siya ng talino ng higit kaysa sa lahat ng mga matatalino sa Egypt. Imagine mo na ipagkatiwala sa kanya yung pamamahala sa mga bukirin ni Potiphar. Samantalang wala siyang expertise, wala siyang experience na maging magbubukid. Ang expertise po niya ay maging tagapastol ng tupa, kasi yun ang trabaho ng mga Hebrews. Sila ay nagpapastol ng mga tupa. Pero never na sila ay naging magsasaka. But by the wisdom of God, because Joseph ay sinamahan ng ating Panginoon, binigyan siya ng karunungan ng Diyos na higit sa lahat ng mga servants, na higit sa lahat ng mga pwedeng pagkatiwalaan ni Potiphar at that time. Oo. Kaya maging sa panahon ni Paraon, ganun din eh. Walang nakapagpaliwanag nung dream ni Paraon maliban kay Joseph. Kaya sabi nga ni Paraon eh, sino pa ba ang pipiliin ko na isang taong sinasamahan ng Diyos? Sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Mm-hmm. Kundi ikaw yon. Ibig sabihin, Pharaoh recognizes the Spirit of God in the life of Joseph. So, mga kapatid, itong sinasabi nga Bishop Rose kanina, it is a role model sa leadership, no, si Joseph. So, makita natin na talagang hindi porkit tayo po ay na-deprive tayo ng edukasyon, na-deprive tayo ng mga taong kakalinga sa atin o tatangkilik sa atin, na-deprive tayo ng ating mga dapat nararanasan, ay hanggang doon na lang tayo, mga kapatid. Kundi nakita natin kay Joseph na
sa kabila ng kanyang naranasan, dumepende siya sa ating Panginoon. Correct. Sa kanyang pananampalataya. At dahil doon, sinamahan siya ng Diyos, binigyan siya ng karunungang mamahala, at higit sa lahat ay talagang lalong naging skillful na sa pamamahala at maging sa yung karunungan at kaalaman pagdating sa pamamahala. Kaya imagine mo yung bukid, yung mga hayop, yung mga lupa, pinagkatiwala na po sa kanya. Wala na po. Maliban sa asawa ni Potiphar at maging sa kakainin. Yun lang po mapapansin niyo po. At bakit ganoon? Bakit pati pagkain ni Potiphar ay hindi pinagkatiwala kay Joseph? Upang si Joseph ay hindi po makakain ng pagkain para sa mga hintil o para sa mga tanginiwala sa Diyos. Iba po ang kanyang pagkain. Kaya po, yung pagkain po natin, mahalaga din po yan eh. Especially yung mga bagay na sinasamahan natin, yung mga bagay tinatanggap natin sa ating buhay, kinakailangan marunong tayong mamili ng dapat nating tanggapin bilang isang lingkod ng ating Panginoon. So yung sinasamahan natin, dapat talagang mamili ka ng sasamahan mo. Kapag yung mga taong ilalagay ka sa alanganin at yung pananampalataya mo ay ibabagsak, ay kapatid, kailangan dumistansya ka. So, may mga lingkod ng Diyos na sa halip na i-lift up ka ay hihilahin ka pababa. Oo. Kaya po, ka. Maging maingat din po tayo sa bagay na yun. So, amen. We really need God to really help us, no, grow in the anointing and grow in relationship. Amen. So, yun, man of God. Wow. Napakaganda, ano? Alam nyo, masarap ang coffee sa ganitong usapin na talaga napakainit. Minsan, yung word ni Bishop Fred, sabi niya, minsan, hindi mo kailangang mamili ng lalakbaying daan. Alam na ng Diyos yan. And along the way, God put some obstacles para lamang makita ni Lord kung ano ang gagawin mo. Are you going to overcome the obstacles or are you going to replace it in your way? It's up to you. Papaano mo siya gagawin? Lalagpasan mo ba siya? Dadaan ka ba sa ibabaw nito? O aalisin mo siya para makadaan ka ng maayos? And sometimes, ngumingiti si Lord sa ating pagdaan dahil yung iba, iniiwasan nila ito. Nagrereklamo sila sa Diyos, iniiwasan nila ito. Gumagawa sila ng sariling daan. Remember, my God, my fellow servant, no shortcut in the ministry. There's no such alternative way. There's only one way, the plan of God. Because the plan of God has no replacement. The plan of God has no alternative. It's always God's plan that is an absolute way. No one can change it. So God allowed it to put you in some instances of obstacles para lamang malaman ni Lord, lumalago ka ba, anak? Lumalago ka ba, pastor? Lumalago ka ba, bishop? Lumalago ka ba, pastora? O lagi na lang every time na mayroong obstacle, reklamo ka ng reklamo at inaaway mo ang kongregasyon, binibira mo sa pulpito at sinisisi mo si Satanas na bakit nagkaganyan ang buhay mo. What are you going to do when you are in the midst of that way, then some obstacle, it is God who put that obstacle. It is not the devil. It is God. Ano ang gagawin mo? Bishop, Bishop Rose, pakidugtungan mo nga itong... Praise God. Man of God, God is telling, stop struggling. No, pag narinig ko, sabi kanina ni Pastor Rudy na ikaw ay inilagay na ng Diyos dyan sa kinalalagyan mo, no, at yung gusto manggulo sa buhay mo. Minsan po kasi nakikita sa atin is tayo pa rin eh. Tayo pa rin nakikita nila. Ang Kristiyano po, dapat nating maintindihan na the Word of God must have and should have an impact to our life. For me to be able to, oh, this is really a man of God, Pastor Rudy. This is a really man of God, Pastor. This is a woman of God. Why? Because of the result of the Word of God na nagkakaroon ng impact sa buhay natin. Kaya ang Panginoong Jesucristo, sinasabi niya sa atin, anak,
stop struggling. Meaning to say that tayo po ay nakaka-encounter, no? Sabi nga po ni Pastor Rudy kanina, minsan kailangan nating daanan o kaya naman inilagay tayo doon sa isang posisyon na ni minsan sa isip natin na hindi ko dapat to dinaanan. Lord, I don't deserve this one. Yes. Di ba? I don't deserve this one. Ako, pwede ko pong sabihin sa inyo na I don't deserve that one that I've been through. I don't really deserve. But I never ask God, why me? But instead, sabi ko, what do you want me to do, my God? Yeah, yan ang maganda. Masakit yun. Mm. Di ba? Sobrang, ang sakit nun. Bakit, nagkaroon ako ng ganitong experience na maski ikaw, bakit ikaw? But I never blame anybody else. Alam ko sa puso ko, sabi ng Diyos, stop struggling, my dear child. I am with you. No matter what happened. Kasi hindi ka magiging patotoo na buhay ang Diyos sa buhay natin bilang manalampalata if you are not been through a lot of trials, adversity, adversities, etc., etc. Kasi sabi ng Diyos, for you, katulad nga po ni Joseph, sabi natin kanina, maaaring wala siyang tinapos na degree. Maaaring hindi siya nakapag-aral. Pero may puso siyang busilak na pinagkaloob ng Diyos. And for us to be called successful, you have the heart, a pure heart. Amen. Diba? A pure heart. You might have feelings of uncertainty about your future, about your tomorrow. Sabi na, ano na mangyayari? Let God handle it. Go Praise ahead. God. Hallelujah. Sometimes you might struggle with uncertainties. Sabi po sa Psalm chapter 16 verse 6, the lions are fallen unto you in pleasant places and you have a goodly heritage. In Christ, you can only get better. Pero ang proseso, they might be very slow, but it will only get better and excellent the way you are doing the work of God, Amen. His ministry, not your ministry. Man of God? Amen. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to speak. Oh, my Lord, you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you these days. Only Jesus, after the things that God had allowed to Joseph, God exalted in his life. Nakita ng mga kapatid ni Joseph ang katotohanan. Kasama sila sa pinili. Pero ang pinili, sa gitna ng mga pinili, ay si Joseph. Just to do the special ministry. Minsan, nagseselos tayo sa isang pastor. Nagseselos tayo sa isang lingkod ng Diyos. Kasi sa kanya binigay at hindi sa atin. Sa kanya pinagkatiwala at hindi sa atin. Na tayo naman daw ay pinili rin naman ni Lord at sila pinili din ng Panginoon. Lahat tayo ay pinili ng Diyos, mga kapatid kay Kristo. Pero sa gitna ng pinili, may mga pinipili ang Panginoon. God put us in a way that only God can give us promotions. No man can promote us. It is God. Because in every promotion, behind the promotion is the anointing of God. Because the promotion itself is not the position, but the anointing. Anointing of God. Kaya pag sinabi ng ibang tao na, uy, bishop na siya, apostol na siya, cardinal na siya, santo papa na siya, promoted siya. No! They are not promoted. They just changed their title. Because promotion
comes from the anointing of the Lord. It is not the title. When Pharaoh gave the signet ring to Joseph, there is a promotion. It's in the title of Joseph. It's a promotion. It's anointing. It's the power, because anointing is the power of the hands of God. Kaya wag tayong magmadali na magpabago-bago ng titulo. Maghintay tayo sa promotion ng Panginoon by the anointing of the Lord. Sa bawat anointing, may ibinibihis ang Diyos. Nang ibihis ng Panginoon ang damit kay Aaron, he became the high priest in the church in the desert. But when Moses removed the dress of Aaron, he died. Anointing will cause you to die, and anointing will cause you to live. Ikaw ang pipili. Anointing to live or anointing to die. Like Joseph. Bago nagamit ni Lord si Joseph, he was anointed to live. He was anointed to die. To die to himself. But the anointing, when he was past the test, his anointing gave him to live and to execute. Why God allowed him to die? Mga kapatid, huwag nating kaliligtaan o kalilimutan. Sa ministeryo ng Diyos ay walang promosyon malibang ikaw ay pahira ng Diyos. Hindi titulo. Sa fivefold ministry, you are promoted already. Teacher, pastor, evangelist, prophet, and apostle. Sa limang yan na daliri ng Diyos na siyang pinakakamay ng Panginoon sa katawan ni Kristo, you are promoted because you were anointed by God and the fivefold ministry. Huwag ka na maghangad ng titulo. Si Joseph, hindi niya hinangad ng titulo. Hinangad niya na magawa at maganap ang kalooban ng Diyos. And he was given to him. That's why the Lord, the anointing caused him to live, to die, and the anointing caused him to live. Doon tayo sa kalooban ni Lord. Targetin natin ang kalooban ng Panginoon. Man of God. Amen. Praise God. Minsan na pag-uusapan natin yung fivefold ministry gift, man of God, no? Minsan kasi talagang hindi maiwasan na sa kasalukuyan ang mundo ng mga lingkod ng Panginoon ay oo. Na si shake dahil sa kabila-kabila po yung offer ng title. At yung akala nila, yung nasa fivefold ministry ay mas mababang titulo. Demoted na. Pero makita natin that this is the only title that God gives to the body. To the body of Christ. The apostle, the prophet, evangelist, pastor. Kaya pag pastor ka, you are so very you have a noble call as a pastor. So kung teacher ka, ganun din po. So wag po tayong ma-intimidate kung may mga kapatid tayo na mas mataas yung title kaysa sa atin. Yung tinanggap natin kay Lord ay sapat na po yan. Oo. Para makapagpatuloy po tayo sa panawagan ng Panginoon sa atin. Amen. So, hindi po yan inferior sa ibang titulo. Correct. Yan po ay pantay lang po. Kaya kung teacher ka, ay pasalamatan mo si Lord. Kung pastor ka, pasalamatan mo si Lord. Maging masaya ka diyan sa kalagayan mo. Yes, so yun po ibig sabihin, maging masaya ka doon sa binigay sa'yo ng Panginoon. No, kung hindi ka apostol, ayos lang naman po 'yun. Pareho lang po 'yun eh. No? Kung hindi ka propeta, okay lang po 'yun. So, yung propeta hindi naman pwedeng magmalaki po 'yun doon sa pastor. Yung apostol ganun din. Ibig sabihin, itong fivefold ministry gift na ito, binigay sa body of Christ for the perfecting of the saints. So, kasama ka doon. Kung teacher ka, kasama ka doon sa pinili ng Panginoon. Amen.
for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Hindi po inferior po yung isa doon. Lahat po yun ay pare-pareho na gagalaw at kikilos para mabuo po ang body of Christ. Correct. Ito'y magamit ayon doon sa pagkakatawag ng Panginoon sa katawan ni Kristo. Kaya po yung mga pastor, don't be intimidated. Pagka may mga bishop tayong mga kasama, may mga apostol tayong kasama, yung mga bishop naman, wag naman gawing inferior yung mga pastor lang. Kundi ito po ay bigyan natin ng karangalan kasi galing kay Lord lahat ng mga panawagan na ito at hindi po sa atin. Biyaya po ito ng Diyos sa body of Christ at biyaya po ito sa pangkalahatan po para maging pagpapala po sa Diyos, pagpapala sa body of Christ at maging pagpapala din po sa ating bayan. Amen. Okay. Praise the Lord. Totoo yun. Title is not promotion, ano? Title is not promotion. Kaya pag meron pong mga bishop na dumarating sa atin, hindi po sila mataas sa ating mga pastor. Bishop po sila sa kanila pong mga churches. Huwag po tayong ma-intimidate kung sila man ay apostol o propeta o ebanghelista. Dahil tayo po ay pari-parehas. Ako po, sa totoo lang, kontento ako kung anong mayroon ako. Ano man, Brother Rudy, Pastor Rudy, it doesn't matter at all. Anointing will make you known. It's not the title at all. Kaya lang, ang ating mga Pilipino na kapatid kay Kristo, maraming mga bansa sa ating, sa mga karatig bansa at marami pang mga bansa sa buong mundo, na ang napaka, parabang sila ay lagi na lamang gustong ma-promote ng na-promote. Tapos ubos na nga yung title nila, apostol na nga sila, gusto pa nilang maging kardinal. Yung iba naman gusto nila maging santo papa. Hanggang mayroong title na pwedeng idagdag sa kanila, gusto nilang idagdag. Katakot-takot, may PhD, may double D, may tatlong D, yung double dead. Double dead of the dead. Triple D. May PhD, may Master of D, may Doctor of D. Kapatid, we recognize and appreciate those educations. But in the eyes of God, all these educations ay lahat ay walang kabuluhan kung wala dyan ang pangunguna ng anointing ng Panginoon. Si Joseph ay hindi naghangad ng ornamented dress. In fact, nilagay ito ng kanyang amang si Jacob. Hindi niya ito ginusto. In fact, hindi siya naghangad nito. Parang accidentally, sabi nga ng marami, pinabibili lang ng suka, pagbalik, pastor na eh. So, mga kapatid, ang pagiging pastor ay napakataas na tungkulin. Napakataas na tungkulin ng isang pastor. Ang isang teacher ng Panginoon, ang isang propeta, ang isang ebanghelista, ang apostol, ay napakataas na tungkuling binigay ng Panginoon. We must be contented. Huwag mong itaas ang titulo mo. Itaas mo ang pahid ng Diyos. Let the fruit of the anointing in your life show who you are. Huwag nating ipakita sa listahan ng ating papel ang ating mga titulo na halos isang bond paper. Nandun lahat ang iyong titulo sa napakahaba. My fellow servant of God, kailangan ng katawan ni Kristo, hindi ng titulo. Ang kailangan ng katawan ni Kristo ay pagkilos ng Espiritu Santo. It's not the title. Kaya nga pinag-uusapan natin si Joseph. Yung titulo na ina-ina, na hinahangad ng marami sa buhay ng sa Egypt, hindi binigay sa kanila. Isang tao na naipasa ang lahat ng test ni Lord, sa kanya ipinagkatiwala ng paraon. Hindi mo lang alam na ang Panginoon ay naghahanda ng isang promosyon o anointing
na magbabago ng direksyon ng buhay mo. It's not the title can change your future. It is the anointing can brings you to fulfill the future. Bishop Rose. Alam niyo po, naiiyak na po ako. God is so good kasi it is really very timely that everybody must open their spiritual eyes. That is not the position. It is your disposition to God. Sabi nga po si Apostle Paul, no, isa pong mataas na edukasyon pero ang tinignan po ng Diyos ay ang puso niya at kung paano niya ginawa yung dapat na gawin. No? Hindi po tayo titingin kung anong meron ka ngayon. Ang tingnan mo kung anong ibinigay ng Diyos sa iyo sa buhay mo ngayon at paano gamitin ng Diyos ang buhay mo at ang salita ng Panginoon. Always remember that true beauty is of the heart. In 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4, allow me to read this one. Whose adorning let it not be that outward adorning of the plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart and that which is not corruptible. Not corruptible, praise God. Even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God, a great price. Isang araw, haharap tayong lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sasabihin ng Diyos kung anong narating mo. Hindi sasabihin mo sa Diyos kung ano yung nangyari sa buhay mo. Ang sasabihin lang ng Diyos sa'yo, come. Well done, my faithful servant. You deserve this place seated on my right side. Kaya God is really awesome. And we're so blessed, I should say so, that we are the chosen one. Kapatid, kung ikaw ay pinili ng Diyos, panghawakan mo to hanggang sa huli. Ang makita ay hindi ang sarili mo, kundi the Word of God must have an impact in your life. Let the Holy Spirit talk to you. Amen. Let the Holy Spirit decide for you, not you, not the carnal one. Ikaw ay pinili ng Diyos sapagkat alam ng Diyos kung ano ang puso mo. Let your heart be transpired, not your nguso. Sabi nga po, hindi galing sa nguso, kundi galing sa puso palagi. Always remember that, sabi nga po, we need the time to rejoice right now because indeed we are successful already. Indeed, we are already above, no? From glory to glory, from faith to faith. We're living not a miserable life, but we're living perfect because God wanted us to be perfect in His sight. All you have to do is to prepare your heart, the desire of your heart, and look and find yourself only for Him. Ang buhay mo magiging meaningful kung ikaw ay nasa Diyos, kalimutan mo ang posisyon mo. Ilagay mo ang posisyon mo sa puso ng Diyos because you have the God likes and you have the character of God. Man Amen. Of God. Alam niyo mga kapatid, one day when I was praying, I allow my tears to fall. And when I finished my prayers, I saw the tears falling from my eyes. Ay nakalikha ng mapa halos ng ating bansa at ng buong mundo. And the Lord gently spoke to me and said, this is where I will send you. Ang luha natin ang nagtatakda ng mapa ng hahakbangan natin. Ito ang sumusulat, ito ang gumuguhit mula sa luha natin. Sinisilyuhan ng Diyos ng kanyang anointing ang kinabukasang ating lalakbayin. Hindi ito madali sapagkat bawat patak ng luha ay may kapalit na grabbing struggles.
Like what I've said for the past how many weeks na tayo nag-topic tungkol kay Lord Jesus. When He was praying at the Gethsemane, and that is His greatest struggles of all times. Nang sabihin niya, "Not my will, Father, but your will be done." Kapag dumating na yung kalooban ng Diyos ang ating pinaglalaban, minsan namamali tayo kalooban natin ang pinaglalaban. Kaya tayo nag-i-struggle ng todo. But when we allow ourselves na mangyari na ang kalooban ni Lord, doon na humuhulagpos ang grabing pahid ng Diyos para gawin ang pinagagawa ng Panginoon. Sabi ni Bishop Tom dito, "Many times our tears falling and falling to the floor while we're praying because of heavy feeling and many troubles in life like Joseph. He always reminded from time to time about the dream that God given to him. We, the people of God, fight the good fight until we reach the highest level of our calling." Totoo yun eh. Ang luha natin ang siyang lumilinang, nagbubungkal ng lupa upang yung tigang ay maging cultivated at mataniman ng panibagong sariwang kinabukasan na iyong lalakbayin. Anointing makes the difference in every way. Not only the information about the information of anointing makes the difference. When you cross the line, you will say it. That anointing makes the difference. But unless otherwise you cross the line, you never say it. That anointing makes the difference. Kapag na ikaw ay dumating na sa panahon, ikaw ay dalaga at naranasan mong magbuntis at manganak, saka mo lang masasabing mahirap pala ang manganak. Ganon rin sa buhay ng mga tao, sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Nakikita nyo nakangiti ang mga lingkod ng Diyos, kaming tatlo dito. But behind every smiles ay kabundukan, karagatan, kalawakan na hindi kayang lakbayin at akyatin. Pero despite of all the fact na nandiyan tayo sa ganyang kalagayan, God always merciful and graceful na tayo ay lumalagpas sa buhay at nagtatagumpay sa lahat ng panahon. Man of God. Grabe ang mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Habang tayo ay nakikinig, ay lalong lumiliit ang ating sarili at lalong lumalaki ang Panginoon sa buhay natin. Marahil kung bakit tayo mga lingkod ng Panginoon dito sa Pilipinas ay naghahangad tayo ng maraming pagkilala. Dahilan marahil sa tayo po'y na-deprive ng napakaraming bagay. Maraming nagsamantala sa atin, mga bansa, no, mga malalakas, na tayo namang mahihina, ay lalong pinahihirapan. Hindi ko maaring gusto kong unawain sa puntong ganito kung bakit dumating sa panahon na ang ating mga kapatid ay naghangad ng pagkilala at karangalan sa halip na yung pagkilala at pagkilala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil nga sa mga nangyari at naranasan ng ating bansa at lalo tigit sa mga lingkod ng Panginoon. Amen. Katulad halimbawa, tinuruan po tayong maniwala by faith, no? Maglingkod by faith. Samantalang yung by faith na tinuro nila sa atin ay by faith na wala talaga. Kaya pagka naririnig natin yung mga lingkod ng Diyos na naglilingkod ako by faith, alam mo na ang ibig sabihin nyo, ibig sabihin walang-wala talaga. Oo. By faith lang ako. Pamilya ko by faith lang. So, mahabag ka doon sa pangunawa tungkol sa pananampalataya. Mm-hmm. Na kabaliktad doon sa sinasabi ng salita ng Diyos that by faith, Abraham was able to sojourn in the place na hindi po niya alam and they became successful. So, David escaped the edge of the sword by faith. So,
Daniel was able to rise up and escape, di ba, doon sa dens of lions. So, ang dami mga lingkod ng Panginoon, by faith, naging triumphant sila, naging matagumpay sila. Pero, sa ating panahon ngayon, pag sinabing by faith, parang ito yung by faith na wala. By faith na walang kapangyarihan. Amen. By faith na salat sa maraming bagay. So ngayon, itinatama ng Panginoon ang isang tao, lingkod ng Panginoon na dapat mamuhay sa tunay na pananampalataya na sinasabi ng salita ng Diyos. Correct. Na pag sinabing by faith, it is complete. It is whole. No? It is strength. Kaya nga, pag binasa yung salita ng Diyos, na-encourage tayo sa salitang pananampalataya. Kaya po, hindi ko masisi yung ating ibang mga kapatid kung bakit nag-accumulate sila ng maraming titulo sa paghangad na sa pamamagitan noon, maging kumpleto man lang sila. Pagharap nila kay presidente, pagharap nila kay governor, sa mga tao, pagharap nila kay mayor, kay congressman, meron silang pwedeng maitapat man lang. But we don't need those titles or recognition ng mundo para sabihin lang na tayo mga lingkod ng ating Panginoon. So it's time to really be filled with the Spirit of God. Kasi naalala ko, pagka binabasa na salita ng Diyos, like si Joseph, no? Wala siyang kwan eh. Wala siyang title na pwedeng ipagmalaki. Wala siyang pinag-aralan na pwedeng ipagmalaki. Lahat ng mayroon sa kanya ay yung pagtitiwala lang sa ating Panginoon. Amen. Pero hindi po itong pagtitiwala na ito'y empty, kundi punong-puno ito ng sustansya. Pananampalatayang pinalakas siya, pinatibay ng Panginoon, tinuruan. Kaya mapapansin mo, man of God, no? Kahit sa Egypt, kung bakit very eloquent siya sa kabila ng wala siyang pinag-aralan, he really desired to learn the language of the Egyptian. Kasi makikipag-usap siya sa mga servants, man of God eh. Paano kung ang language niya ay Jewish? Hindi siya maintindihan. Tama. So, meaning to say, God really make a way and equip the man of God para doon sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. But this is not the ways of this world. This is the ways of God upon a servant of God in order to learn the ways of God para doon sa tungkuli na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon to manifest the kingdom-like character, attitude sa harap mismo ng mga taong walang Amen. Kaugnayan sa kanya. Amen. Pero kinakailangan ipakita niya ang buhay na mayroon ang Diyos sa kanyang buhay. So, yun lang po yung gusto. Sa pinag-usapan po natin dito, hindi po natin sinasabing hindi natin kailangang edukasyon, connection, hindi po. Ang sinasabi lang po ng man of God ay hindi po ito dapat ang maging puhunan o tungtungan natin para makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Kahit wala po yan, as long as tinawag tayo ng Diyos, then God will teach us to really be a servant of God doon sa panawagan ng Panginoon para po sa ating lahat. Amen. Man of God. Wow. Alam nyo, the time is running out and we are so very thankful. So, dama ko na mayroong pagsasabihin si Bishop Rose. Bishop Rose? Siguro po, ang sasabihin ko lang po sa lahat ng nanonood ngayon, no? Soar above the storm. And you will see the greatness of God in your life. Then you can shout, indeed, I am more than a conqueror. Amen. Yun lang po, man of God. Ang masasabi ko naman, huwag lang tayong maglingkod. Tapusin natin ang pinagagawa ni Lord. Dahil marami naglilingkod pero hindi tinatapos ang pinagagawa. Gawa ng gawa sa church pero hindi yun ang pinagagawa ng Diyos sa kanila. You must enjoy your ministry. If you feel and you presume that you are not enjoying your ministry, ask the Lord to realign your life.
Maaring ang ginagawa mo'y opisina ng iba at hindi opisina ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ako'y maraming posisyong tinanggihan dahil hindi ko yon kayang gampanan. I became honest to myself dahil alam ko magkakalat ako pag ginawa ko yon. Ganon din sa ministry. Kapag dumating na ang panahon na ikaw'y paikot-ikot na lamang sa ilan, sa ilang, ask God to find a way so that you could enter into the promised land. Maraming daan sa disyerto, but there's only one way to enter into the promised land, and that is breaking the walls of Jericho. When you are finding yourself that you are in the face before the wall of Jericho, facing such difficult moment to enter into the promised land, remember that it's not you who will destroy the walls of Jericho. It is God. God destroyed the walls of Jericho not because of the powerful army of Israel, but because of the plan of God in the life of Israel. When we are facing the walls of Jericho, kapag dumating na po ang panahon, ikaw ay humaharap na sa na parang it seems there's no way around, there's no way to turn to. Remember, the only way is just to destroy the walls so that you could enter into the great promise of the Lord. Ang buhay ni Joseph ay hindi lamang kasaysayan, ito'y buhay nating nilalakaran hanggang ngayong kasalukuyan. Malapit na po ang pagdating ng biyaya ng Diyos. Pinakamahirap sa lahat ang ikaw ay mahulog sa panahon ng kasaganaan kaysa sa panahon ng kawalan. Be ready to face the promised land. Be ready. Ihanda mo ang sarili mo sa pag-aani ng bugkos-bugkos na mga ubas at malalaking bunga ng pomegranate at ng masasaganang ani. Paghandaan mo ang pagsagana mo. Huwag mong paghandaan ang mga buhay sa iyong nakaraan. Tapos na yon. Higit mong paghandaan ang pagdating ng biyaya kapag tatlong shalom na ang nabanggit at nahayag na ang pagpapala ng Panginoon. Very soon. Alam niyo, higit kong iniyakan hindi ang panahon ng aking kalungkutan, kundi ang panahon ng pagharap ko sa malaking kasaganaan. Ito ang labis kong iniyakan na sa panahong ako'y darating sa pagkakataong sasagana, marami akong luha na iniwan sa sahig ng panalanginan para maihanda ang pagdating ng kasaganaan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, nawa po ay napagpala tayo sa isang oras at kalahati ng ating talakayan. Salamat po sa buhay ng man of God. Pastor Fred, could you have some little word? Maraming po salamat po sa pangkalahatan po sa atin, sa lahat po ng mga sumama, nanood. Maring hindi na po natin nabasa yung mga comments natin, pero alam ko po na ito ay pagpapala po sa pangkalahatan. Nais ko lang pong bilang panghuling tugon sa sinasabi ng Man of God, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mahalaga po yung tamang puso. Sapagkat kapag tama po ang puso natin, makapaglingkod po tayo ng tapat para sa Diyos. Kaya sa lahat ng ating gagawin, especially sa lahat ng ating mga kamagagawa, marami pong ipinagkatiwala si Lord sa atin. Manatili pong tapat at tamang puso po natin upang sa bandang huli, tayo po ay magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen. Salamat po, Bishop Rose. Are you still there? Could you have some words before nawala na si Bishop Rose? Maraming salamat po sa ating kay Bishop Rose. Like what I've said in my word earlier, paghandaan natin ang kasaganaan, man of God. Dahil mas maraming nahuhulog sa panahon ng kasaganaan
kaysa sa panahon ng kawalan. Mas lalo nating mahalin si Lord sa panahong tayo pinakikilala. Mas lalo nating mahalin si Lord sa panahong tayo ay humahawak na ng maraming blessing galing kay Lord. Nawa po ay naging gabay sa inyo, naging tulong, at pansamantalang naging kaaliwan sa inyo ang programang ito ng Morning Coffee Break. At bagamat ayaw mo po nating magpaalam, pero kailangan po nating magpaalam dahil ang oras po ay lumilipas at tayo po ay nagpapasalamat kay Bishop Rose sa kanya pong mga encouragement, sa kanyang mga binigay na mga paalala sa atin at kanya pong mga insight. Salamat po sa ating Panginoon sa buhay ni Bishop Rose. Ganoon rin po sa buhay po ninyo na nagbigay ng comments, hindi na po natin mabasa because we are still using the time. At by next Tuesday ay magiging guest pa rin po natin si Bishop Rose para naman po sa pagpapatuloy ng ating pong talakayan, Buhay Kristiyano sa Magulong Mundo. Manugat. Sama-sama po tayo para po lalo tayong umunlad, lumago sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. At sa susunod na Martes uli and also this coming Friday para sa ating live worship and mentoring, samahan niyo po kami at pwede po rin nating ibahagi itong ating live broadcast po sa ating mga kaibigan. Tuloy-tuloy po ito na nagpapatuloy po sa ating Facebook page. So God bless po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayong muli sa next Tuesday sa ating Morning Coffee Break. Pero sa Friday po ay magkita po tayo yan po ay alas 6, 5:30, alas 5 o'clock hanggang 6:30 po yan every Friday. So salamat po sa inyong lahat. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Buhay Kristiyano sa Magulong Mundo. Sa Magulong Mundo. Buhay Kristiyano, manugat. Buhay Kristiyano sa Magulong Mundo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Shalom, shalom.